siya ang anak ng anak ni Batak, ang junior ni Apo Lakay na kahuwig ng kanyang nanay. Pero matagal nang wala sa anino ng kanyang mga magulang, si Ferdinand Marcos Jr. Gumagawa ng kanyang sariling pangalan, Wasa, si Senator Bongbong. Si ikawunlad ng bayan, Wais na Senador, ang kailangan. Senator, pansin ko, ang dali-dali puntahan ng opisina rin, halos wala kayo security sa pintuan. Maraming sabi na nagtatanong. And nagsimula yan kasi yung alam nyo ba yung bumbong? Yung kawayan na pinaglalagyan ng buto bumbong? Hindi, yung kawayan na pinaglalagyan ng tubig. Okay. Tapos tatalian ng tanga na isasabit dito. Yung tumakas yung tatay ko sa hapon, yung gera, yun ang disguise niya. Daladala niya yung ganun, kaya rin yung bumbong ng mga hapon. Tinutukso siya noon, Colonel Bumbong ang tawag sa kanya. Nung bata ako, lagi ako sumasabit sa kanya. Para kang bumbong. Nung habang tumagal yung panahon, pinaganda nila ng konti yung ng bong-bong. It's Oxford, sir. Oxford yung bumbong pa. Hindi. Natatawa sila pag tinatawag akong ganun. Pag yung kaklase ko, nakita ko. Tapos yung kaibigan ko, tinawag, hey, bong or bong-bong, ano yun ito? What kind of name is that? One point, sabi ko isang kaklase ko, hindi ka pwedeng dumaan sa buhay ng pangalan. We will call you Ferd. Alam mo naman ito sa Pinoy, ewan ko bakit na pag-initan ng ating pangalan. Totoo naman kasi, saan ka naman nakakita? Girly. Boy. Nana. Lola boy. Junior. Ito yung babae, pinapangalan lang gay. Gay. Oh, gay. Oh, gay. Malaki ka gay. Gay. Senator, katatapos lang po ng impeachment, ano bang feel nyo relief? O nabing isya impeachment? Well, yun ang, no, dahil talagang kami, nung bandang, lalo na nung last 2 months, naaabalan na kami dahil masyadong haba at marami tayong kailangan gawin at hindi natin magawa-gawa dahil nga, kailangan tapusin yung impeachment. Kaya, hindi mo naman masasabing kailangan mas importante yung sabihin sa isa. So, ngayon, talagang para sa amin is an opportunity pagkakatao. Nakahulin yung aming legislative agenda dahil sa dinami-dami ng ating kailangan gawin and na-postpone lahat yun dahil sa impeachment trial. Yung short yung madoon ng senator, di ba makati yun o mainit? Na mainit. Yung kakapal. Mainit. Para kami nakasuot ng curtain. Pag nasareno, eh. Pag nasareno. At balita ko, mga size daw ni TJ Gingo na daw yung unang subat nun. Oo, pare-pareho yung unang subat. Pare-pareho yung unang subat. Mabuti nga, napalitan eh. Kasi yung unang, kapulang na gusto dun sa unang gown, sumumpa kami. So, pinalitan. Binibigay pa yung unang gown? Nasa amin lahat. Binibigay din sa amin eh. Pwede yung palpaglog ng post yun. Pwede, oo. You're one of the three to vote to acquit him, hindi nga kumahit ko sa Arroyo Defensor. At which stage ng trial na nag-decide ka mag-acquit? Was it on the day itself o medyo matagal mo nang napag-isipan na mag-acquit? Nag-iisip ako na mabuti, lalo na nung sa simula, na yung ebidensya, napakalabo ang pamamaraan na pagkuha ng ebidensya. At hindi rin maliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ebidensya niyon. Maliwanag na lahat ng ahensya, opisina, ng gobyerno ay ginagamit para dito sa conviction na ni CJ Corona. So ang aking approach, sabi ko hindi, lahat may political agenda, hindi magpipigilan. Pero ang gawin, ang kaya ko lamang gawin ay maging tama naman yung presentasyon. At saka kung talagang malabo masyado yung ebidensya, para at least para sa akin, you have to dispose of that. Tainted yun eh, hindi ka nakakatiyak. Talaga totoo ko ba yun, o saan nang galing, o gawa-gawa lang ng kusino. In fact, as the trial went on, nakita ninyo, napakita na yung iba, ganun ang nangyayari. So, ang attitude
ko lagi, hindi, basta sa isip ko, kailangan pantay na pantay. Okay? Kailangan pakinggan ko silang lahat. Ngayon, kahit na siguro, nung nag-break na kami, talagang pinipigilan ko, huwag kang mag-desisyon hanggang marinig mo lahat. Even if, nung before nung closing arguments, tinitignan ko yung aking mga notes, tinitignan ko yung mga ibang documentary evidence, medyo alam ko na, sabi ko, malagay ko, hindi ako kumbinsido. Pero pagbigyan natin ng pagkakataon ulit, ang magkabilang panig, na mag-closing argument. Hindi ka ba na-sway nung pitchify argument ni Manu Rudy Farinas? Ibang analysis ko dun sa mga figures kesa dun sa prosecution. Si Paring Lito ang nakakinis na mabuti dun sa kay Rudy. Magkatabi ba kayo niya? Senator Lito sa Rudy Farinas? Hindi. Kasi gumigit na sa amin si Senator Loren. So it's Lapid Loren Marcos. Pero pagka sa session, ang paggrupo ay by party. So, siya is chair ng sa NPC at siya sumandun sa sala kapila. Ako ang kasama ko si Senator Miriam at ang katabi ko Senator Manny Villar. May mga speculate, of course, speculation na after the 16th vote to convict, parang medyo awkward na to vote to acquit. So, sinasabi nila, parang after the 16th vote daw, may mga senators, ang may biro nga, baka dalawang set ng speeches. Kasi nakapansin nila, yung preface nila ng speech nila, parang ako inapi dati. So, parang ang conclusion mo ay, acquit ko to. Pero hindi, biglang. Karamihan ng senador nagpagawa na statement ako. Lahat, marami kami. Nagpagawa ko ng statement to convict and to explanation. Para makita mo kung ano yung mga nagiging debate mo sa sarili mo. Dahil nilagay mo, isulat mo. Para pangagang makikita. Pwede mo parang... Hindi. Ako, ibang naging dahilan. Papunta na nga ako sa acquit. Pero sinabi ko, kumuha kayo ng explanation yung mag-convict para titignan natin kung ano yung mga proof to support conviction. Sagutin na yun natin yung mag-acquit tayo. And that makes for a stronger and better explanation. So, karamihan ng mga senador, nagpagawa talaga. Kumita yung mga speechwriter. Tama, yung mga bura doon ako, marami silang trabaho. Have you ever dozed off? No, I never did. I never found it boring enough to doze off. Ako, sulat ako ng sulat eh, para ako nasa lecture. So, lagi ako nakabantay. At ang nakakaano sa impeachment trial, kailangan lagi kong nakikinig. Dahil kahit boring ngayon, baka may biglang susulpot na kailangan mo mapakinggan na mabuti. Napipredict mo ba minsan kung tatayo bigla si Miriam at magwawala? Tinatanong ko siya bago kami pag-tanong. Meron pa kayong manifestation at sasabihin, yes, I'm going to make a manifestation. Sabi ka, hindi ka makinig tayo, Kasi Senator Miriam, talagang laging may nangyayari. Everything is laging may nangyayari. How is your relationship with her? We get along very well. As I said, seatmate ko siya. So, marami kami napapag-usapan pag sa session. Pero meron kang bobo-bobo naman ito. Alam mo naman si Senator Miriam, mag-ibot talaga iniisip niya, sinasabi mo. Kaya nalang siya, pagkakausap ko, kaya matino-tino yung mga sinasabi nito, mga pagsabihan ako. Pero so far naman, hindi naman. Maganda naman ang aming samahan. Hi! Nag-iisa ka yata. Labangan ang kanyang mga hirit, sarap at balitang maiinit. Sabayan siya sa usapang sining, kultura at politika sa paraang magahan at kuwela. Kaya naman maki-lecture na at mag- Kasi nasa MCAS yun, pero sabihin natin ang apelido mo ay Zarcos. Diba? So, after the 16th vote, mag-acquit ka pa rin ba? Hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago. Yung tanong mo kanina kung may nagpalit, I don't think so. Kasi, baka rin si Villar. Hindi. Si Senator Villar, ang talagang nag-iisip siya ng malalim kung ano ang gagawin niya. Kasi sinasabi niya, hindi lang nasa para sa kanya dahil siya ay pangulo ng partido namin, ng nasyonalista. Hindi lamang yung merits dun sa kaso, kung hindi, kung anong magiging lagay ng partido. Iba yung magiging consideration niya. Kaya matagal niyang inisip yung kanyang boto. But I don't think may nagpalit ng boto.